Itong kwento na to, kwento ng probinsyano. Yung probinsyano ngayon, galing sa, Batangay. Inay, gusto ko na hugang makipagsapalaran sa Maynila. Hirap na tayo sa ating makakain din hirap ng buhay. Wala na akong naisip na ibang solusyon. Hindi naman tayo pwedeng umasa dyan sa bukid. Magtanim ng palay. Kailangan na natin sa Maynila. Sa Maynila marami tayong mahanap sa trabaho at palaki ang kita. Siyempre noon, noong panahon na yon, ganoon naman talaga ang kitaan. Kumbaga pag probinsya, mahirap ang pera. Kumbaga, puro ka lang tanim ka ng palay, tanim ka ng mga kung ano-ano, para may makain. Di ginawa ngayon nung lumuha siya ng Maynila. Pero nagpaalam sa nanay niya, pero nagpaalam siya sa nanay niya, sabi, sige, Utoy, kung yan ang iyong pasya, hindi na kitang mapipigil. Kahit, alam ko naman ang hirap ng buhay. Kung yan ang ikagagaan ng ating pamumuhay, siya. Yan ang gawin mo. Gayon, lumuwas na ngayon yung lumuwas sa Manila. Na Manila. Siyempre, ginawa, nagbarko siya para kumain ng barko. Mura sa barko. Nagbarko. Maynila. Pagdating ngayon ng Maynila, bumaba. bumaba na. Ngayon, siyempre, di ba yung nagtalan yun, mga tawag, mahalatamang pagprobinsya, may mga bitbit na bayong, may dalaga ng mga manok, gano'n. Gano'n talaga. Di bumaba lang sa mga sako bag. Galing talaga nito. Mga sako bag. Di baba lang ganyan. Pero kung ang basahan yun. Siyempre nagmamadali yung mga tao para makaalis na. Kasi naan yun kasi yung sasakyan nila paano May nasagi ngayon sa dito. Yung tao na yun, may isang ulo. Sabing gano'n nung Pare, ba't pa ako binangga? Hindi. Yung pala, inaambol pa ng mga polisyon. Most wanted. Kumbaga, most wanted na. Ngayon, pambuno ngayon silang dalawa. May warprick na may tinulog. Pinagsasaksak niya. Mga Batanggen yun. Lagi may balisong yan Lagi may mga balisong sa bulsa yan Pinagsasaksak niya ngayon. Napatay niya. Di ngayon, dumating mga polis. Kulong siya? Hindi siya nakulong. Dinala siya ng polis. Meron palang patong sa ulo yung pinatay niya. Binigyan ngayon siya ng 100,000. Naswerte. Umuwi ngayon siya sa kanila. Sa Batangas. Sabi niya, Nay, napadali lang pala ng buhay sa Maynila. Papatay ka lang ng tao. Meron ka lang 100,000. Oo, patay siya. Ngayon yung kaibigan niya, kumbaga yung best friend niya yun Ayan, mga kaporhead, ang inggit, wala talagang nagiging magandang idudulot yan sa buhay ng tao. Kailangan, wag nyong gagayahin yan. Ito ngayon ang kwento. Nainggit ngayon yung kaibigan niya. Bakit nainggit? Nainggit. Pero narinig yung kwento. Narinig yung kwento doon sa kapitbahay. Nainggit Ginawa ngayon, hinasaan niya ngayon yung mga itak doon sa bahay. Papatay lang ng tao, 100,000. Hinasaan niya yung itak Hindi na balisong dinala, Hindi na balisong, itak na yung dinala. Sabi niya ganyan, pag ako nakapatay ng 10, meron kami isang milyon, ay maiaahaw na namin ng kahirapan. Hinahatan. Pero yun, may sukbit na itak dito. May dalawang balisong dito. Meron pa sa bag. Hindi, ganun na naman yung sumakay din ng barko. Paglapag ng barko, nung nakadaong na yung barko, bumababa na nung hagdanan. Pagdating nun ngayon sa may maraming tao,
pinagtataga niya yung mga tao. Bakit pinagtataga? Eh, syempre, bumubulag tayo mga tao. Di, syempre, nagtakbuhan na yung mga tao. Di, yung isa gumagalaw pa eh. Pinatagagalaw. Sinasaksak pa lang po. Sabi niya, 1,000,000. Pang sampu na yun. Oh, pang sampu na. Gumagalaw po eh. Sabi niya, dinag natin yung polis. Sabi niya, sir, 10 lang inapatay ko, sir. Nakatakbo lang ako ba? Kung hindi nakatakbo, baka 25 minutes. Yan ang... yan yung sinasabi ko na. Yan yung sinasabi ko na huwag na huwag kayong maiinggit. Kasi kung hindi yung naiinggit, hindi yung luluwas ang Maynila. Hindi yung papatay ng tao. Kulong siya, kulong. Kulong. Habang buhay na kulong. 1,000,000 na piyansa. Wala nang piyansa, kulong na talaga siya. Magaling talaga si Tede.